Welcome back. So, today, pag-usapan natin kung ano yung next step nyo. So, nag-research na kayo about freelancing. Alam nyo na yung definition of freelancing at alam nyo na yung pinapasok nyo. So, paano natin malalaman kung ano yung kaya nating i-offer sa clients? So, ang gagawin natin dito is mag-start tayo sa kung ano yung pinag-aralan mo, college. So, sabihin din natin dito na hindi kailangan college graduate para makapag-freelance. So, kung hindi ka man nag-college, ano yung last job mo? So, ano ginagawa mo last job mo? So, for example, receptionist ka ng dental office. So, kahit pa paano, mas marami kang alam about sa dental services compared mo sa ibang average person. So, ililista mo yun as your strength na. Kasi strength mo na yung dental services. So, pwede mong hanapin yung mga dental services, yung mga website ng dental services para alamin kung kailangan nila ng VA. Syempre, alam mo na yung ginagawa, paano mag-set ng appointment, kung ano yung mga sineschedule, gaano katagal, ganyan. So, yun. Hahanapin mo lang yung kaya mo nang gawin. So, isa pang tip is, pwede kang tumingin sa mga job marketplace. For example, Upwork or Golands, sa mga Craigslist, ganun. So, tingnan mo kung ano yung mga usual na hinihinging trabaho ng mga clients na nagpo-post ng job. Tapos, ilista mo, kaya ko to, ganyan. Or kung meron kang mga words na hindi maintindihan, for example, masyadong technical sa pandinig mo, ilista mo rin siya. Tapos, i-research mo siya. Tapos, pag nakita mo, kasi minsan kasi may mga words na parang ang hirap-hirap niya, pag pinakinggan mo, parang napaka-technical, napaka-hirap gawin na trabaho. Pero yun pala, pagka ni-research mo kung ano yung ginagawa doon, yun lang pala yun. So, yun. Huwag kayo matatakot dun sa words na medyo highfalutin. Huwag kayo matatakot dun sa mga words na medyo nakakatakot na sobrang lalim. I-research nyo lang siya. Tapos, ilista nyo yung mga kaya nyo nang gawin. Tapos, yun. Malalaman nyo kung ano yung dapat nyong i-offer sa clients. So, kunwari, bigay pa tayo example. Kunwari naman, merchandiser ka before or clerical staff ka before sa office. So, yung mga simpleng ginagawa mo like pag-file, pag-ayos ng file, pag-manage ng mga leaves, absences, pag-ayos ng schedule ng mga boss mo, pag-ayos ng calendar, pag-inform dun sa mga tao ng boss mo na ganito yung gagawin, ganun. Skill na siya, magagawa mo na siya online. As long as kaya mo siyang gawin online, pwede mo na siyang i-offer and hindi mo siya, parang walang job, walang kahit anong job ang pwede mong baliwalain. Yung walang physical job, office job na nagawa mo previously na kaya mong baliwalain sa freelance. So, ayun, pagpasa mo sa freelance, usually, usually is iba, magsa-start ka sa panibago kahit gano'ng kataas ka na sa office job mo. But still, may mga skills at may mga experience ka na kaya mong dalin online at kaya mong gawin online. So, before ka mag-start mag-apply, bago mo pagtuunan yung mga cover letter mo, yung mga ano, ilista mo muna kung ano yung mga strengths mo. Tapos, kung ano yung mga kaya mong gawin, yung mga kaya mong gawin pag konting pinag-aralan mo, tsaka yung mga gusto mo sanang gawin. Yun. Yun lang. Tapos, lista nyo yun. Tapos, dun kayo mag-base ng kung ano yung susunod na titingnan yung job post. Tapos, yun, dun kayo mag-base ng paggawa ng profile nyo.